joining. Sobrang laki pala. Ayaw lang ko. Hater talaga. Negative na. Pero mukha naman negative. Namamaga siya. Grabe, tignan nyo. Ito lang basag. So, yan. Ito sa mga mukha mo. Good evening. It's 6:18 and nandito ako sa dining table kasi kumakain ako ng Coco Crunch. Kita nyo ba? Ayan. Meron ako mga packages sa dumating dom. Hindi ko pa na-open. Mamaya na lang after ko kumain. Ang sarap. Kakabili lang nung cereal namin nung Wednesday. Pero isang serving na lang yata yung natitira. Sobrang addict ni Aiman sa mga cereals eh. So, bye! I'm watching That's Bella. Kakatapos ko lang panoodin yung bagong video ni Thea Bautista. So, That's Bella naman ako. Hi guys! So, tapos na akong kumain. So, pwede na ako mag-unpack. Pero, papakita ko muna yung mata ko. Tingnan nyo kaya ako nagsalamin. Wala sa focus. Wait. Aray. Halata nyo ba sa malayo? Pag nilapit, ayan o, namamaga siya. Pag-gising ko kahapon, sabi ko kay Ivan, ang sakit ng mata ko. Pero wala pang maga, pero may nararamdaman ako something. Tapos sabi ko bago matulog kagabi, panigurado bukas pag-gising ko, meron na yung nakabukol. Tapos ayan na nga, lumiit na nga siya. Kanina talaga umaga pag-gising ko, ang laki-laki dito. Nag-cold compress kasi ako, tapos mamaya ulit bago matulog. Sabi ni Ivan, baka kagat daw ng ipis. Pero sabi ko, imposible naman. Luma pang na yung ipis dito sa mukha ko lahat-lahat, di ako magigising. E konting ingay nga, nagigising ako. Pero nung mga Tuesday night, bago matulog, naglalagay kasi ako ng pangtita sa ilong. Tapos, lights off na nun. So, dito ko sana sa ilong ilalagay. Pero dito ko siya nasundot, as in dito sa left eye. So, wala lang. Feeling ko yung kating ko. Pero, bakit sobrang late niya naman nag-react? Anyway, let's unbox! Sobrang excited ko dito. Chinachat ko pa yung seller para i-ship niya na yung order ko. Wala kaming cutter, so gunto na yung gamit ko. Ito ang first ever package na dumating sa bahay na to. Tinry ko na dito naman ipa-deliver since nandito pa kami. So, umabot naman siya. Grabe yung bubble wrap. Sarap na ng kamay ko. Nakikita nyo ba itong bubble wrap na to? Grabe! Tignan nyo. Ito yung box. And tignan nyo naman yan. Thank you po, seller. Ingat na ingat po yung mga baso ko, pero ang sakit po sa kamay. Pwede ko gawing unan itong bubble wrap na to. Ayaw nyo makuha. Kumuha ko ng 4 na coffee mugs. And 12 pieces na drinking glass. Unahin ko na itong coffee mug since excited ako dito. Grabe yung pag-pack ng seller. Ang kapal-kapal. Siya yung may pinakamakapal na bubble wrap. Tapos naka-bubble wrap pa bawat item. Sobrang mura lang ng mga to. Lalagay ko yung link sa baba. Ito na sila. Yeah, I'm so happy. Sobrang laki niya. And ang kapal. Tapos binuksan ko na din to. Ang bigat niya, wala pang laman. Sobrang laki pala. Ano ba? Hindi ko ina-expect na ganito. Babe, tignan mo. Anong gagawin natin dito? Kape. Kape? Ano? Gising ka talaga ng mga 1 week dito. Move on tayo dito sa drinking glass. Shucks, finally, hindi na kami sa mag-iinom. Buksan ko lang lahat para mabilis ko ipakita. Ang kalat ko na naman. Na-open ko na silang lahat. And ito yung mga drinking glass. Ito yung mas mataas and mapayat. Ito exactly yung gusto kong shape. So perfect. Tapos yung isa, mas mababa. Parang pang beer. Pero okay naman. Mura lang naman sila. Tatanggalin ko na sila sa bubble wrap lahat. Para ma-check kung may damage. Tapos, uhugasan ko na rin para maitago.
Tapos ang kalat na naman, kaya ayoko nag-hole or nagpapakita ng something. Ang kalat eh. Aftermath ng aking kaartehan, ayan, na-open ko na sila lahat. Yehey, walang basag. So, yan. Feeling ko talaga swerte ako sa mga online keme eh. Kaya lalo ako nabubudol ng gusto. So, ayan na nga. Lilinisin ko muna and magdi-dinner na kami. Guys, late na. Wait, lalako lang yung pinto. And kakatapos ko lang mag-wash. Nababother ako sa mata ko. Anyway, papakita ko muna sa inyo yung sitwasyon dito sa baba. Bago kami umakyat to sleep. Pangit na nga lang yung ilaw kasi paakyat na kami. So, ito yung kalamin na make sure ko na nalinisan ko yan with clean water. Every after luto actually, hindi lang gabi. Tapos yan, malinis na napunasan ko na lahat. Wala na din yung mga tuyong hinugasan dyan. Yung rice cooker, hindi ko din hinahayaan na may overnight dyan na rice. Kasi diba, madali nang mapanis yung rice pag ilang beses na may napanis. Ano daw? Basta yun. Tapos yung galon ng water nandyan. Hindi pa yan permanent dyan. Iniisipan pa namin ng way. Pero ganyan muna. Kaya nga tinakpan ko na lang siya ng clean na white na towel. Para naman ano no. Pero ang pangit pa din. Tapos yung basahan nandyan lang siya every night. Para kinabukasan tuyo siya. Tapos yung mga baso ko. Ito mali pa tong rack namin. Kaya hindi mo na ginagamit. Plan ko sana ilagay dito yung mga baso. Kaya lang pag hinila siya. Ayan o gumagalaw. Lalo pag nakatayo. Kaya nag-iwan lang ako ng dalawa. Tapos dalawa din ng maliit. And yung cappuccino mug. Tapos ito na yung living room. Madilim na kasi patay na yung mga ilaw. Yung lamesa, pinupunasan ko talaga yan ng clean water every after namin kumain. Pero pag gabi, mas clean siya. Kasi, oh, diba? Ang ganda tignan. Tapos, ayan. Wala kami TV kasi nga nasa taas. Lahat ng mga sinasaksak, sabi ko kay Ivan, i-make sure na nakabunot. Kasi, diba? For safety na din. Yung rug dyan, nakasampay. So, wala mo na siya. And yung sofa namin, ganyan lang. Binaba ko lang yung dalawang throw pillows para pag nahihiga ako ng tanghali. Tapos dito, nandito yung rack ko from Lazada. Nandyan lang yung laptop ni Ivan for work, yung laptop ko. Tapos ito yung mga chargers namin and all. Ayan. So yun lang, ganito yung bahay every night. Gusto ko kasi malinis na siya before kami matulog. Para pagising kinabukasan, wala na akong masyadong gagawin. And syempre, diba, mas masarap gumising at simulan yung araw nang malinis yung bahay. Tapos busy na nga the whole day kinabukasan. And isasabay mo pa ba yung paglinis, diba? Pero pag mga times na hindi na talaga kaya maglinis, wala tayong magagawa doon. Si Ivan nga ka-video call kanina yung mami niya and nagsusubong. Kasi naiinis na daw siya dahil ilang beses ako magwalis and magmap sa isang araw. Eh wala eh. Gusto ko talaga ng malinis. So wala siyang choice. So yun. Yun lang. Wala lang. Shinare ko lang sa inyo. Hi guys. Good morning. Ano ba yan? Hi guys. Good morning. Finally, it's Saturday. Si Ivan nagpapagising yun ng maaga. Kasi usapan namin rest day ko ngayon sa kitchen. Siya ang magluluto. Breakfast, lunch, dinner. Pero naawa naman ako dahil Saturday ngayon para makabawi naman siya ng tulog. Pupupup na naman. Hindi ko na lang siya gigisingin. Kahit late na lang kami mag-breakfast. Peaceful muna yung umaga ko. Ako muna mag-isa dito. So, since tulog pa si Ivan and gusto ko lang sumain ng something, hiwain ko muna itong papaya. Grabe, from day one pa namin ito dala. Okay pa kaya ito? Okay lang ba yung papaya sa umaga? Alam ko okay yung fruits, pero hindi pa ako siya kung kumakain. Pag sumatid yung chan ko, edi hindi okay. Nahiwa ko na yung papaya, half lang muna kasi hindi naman kakain si Ivan yan. Hindi siya mahilig sa fruits. So, ito babalik ko sa ref, tapos ito kakainin ko. Good morning! Saan makalog ko ng party? Nag-i-edit na ako ng Lazada haul ko. Medyo matatapos na. Pero nagutom ako. Hindi sapat yung papaya and medyo mapait yung banda, mga kinagatan. Medyo mapait yung banda sa may balat. So, iniiwasan ko siya. Tapos, nagutom ako, nanghihiya ko ng Coco Crunch. And, ang sakit ng ulo ko. So, meron namang pang tita dito. Tapusin ko lang to. 10:26 na, maya-maya magla-lunch na din. Tapos na si Ivan magluto, pero update ko lang kayo sa aking whiteboard. So, check yung sopas dyan. Adobo, banana cue. Ito hindi. Bread, check din yan. Corned beef with patatas, hindi natupad. Pizza, wala pa. Meatloaf, wala din. Tocino, wala. Sinigang, natupad yan. Pancake, today. Bakit dito mo nilagay sinigang? Bakit?
Kasi nandito sinigang eh. Pagka ano dyan. Red egg wala pa. Saturday ngayon. Hindi mo i-check ulit yung sinigang. Kasi nandito, dalawang beses ata yung sinigang dito sa Friday. Ano? E leftover sinigang namin. Kaya naging dalawang araw. Visit ka. Saturday walang na-check dyan. Pasta and steak yung dinner. Pero hindi ko alam kung lulutuin ko. Nandyan. X. Oh! Bakit mo? X. Ano ba yun? Hater talaga. She's ready. Nagluto si Ivan ng fried chicken. Siyempre, spicy. And we are ready to eat. So, good afternoon guys. Magandang hapon. In this part of the video, magluluto po ako ng pancake. Ito 4:44 po yung... na. Magluluto pa lang siya merienda. Pag-agising ko lang kasi. So, ito po yung lulutuin natin pancake. Wala na siyang nakalagay na egg. Pero dahil gusto ko may egg, talagyan ko pa din ng egg. Meron tayong butter, cheese. Gusto ko sa pancake may cheese. Magagamit na natin yung binili ni Ate Ayo na grater. And yung salad bowl ko na magiging mixing bowl. Diba? Circle! Circle ba yan? Nagsasalang na siya ng second pancake niya. Tingnan naman natin kung anong shape this time. Tapos titigman na natin yung first ever pancake niya daw. Ba't ang sama ng mukha mo? Ang sarap! Ang sarap. Pero kulang ng cheese. Babe, pwede naman isang malalaki. Oh? Oh, di ba? Tatapalan niya. Ang ganda na shape ng pancake. Pugis tao. Hindi ko alam eh. Mukha siyang cartoon character. Mahirap kaya. Hindi ko alam paano niya nagagawa yung perfect circles na pancake. Pawis na pawis. Init. Mukha po ba yung pancake, ha? Parang naging itlog na tikoy na ewan. It's time to sleep. Time check, babe. Ay! Ang galing. Hindi ako makakabukas ng ilaw. Oh, punta ka na dun. It's almost 12 midnight and ayan, bakit pa lang kami? Wait lang. Wait ha, wait. Yep. Nakikita niyo may hawak ko, puro pagkain. It's 11:30 and kakaakyat lang namin. Ano ba yan? May balyena sa likod. Excited na kami mag-Monday kasi, woo! The day, the verdict. Sana negative na. Pero mukha naman negative na, di ba? Kakain na kami at manonood. Pero I doubt na manonood. Bye guys! Good night! Thank you so much for watching! Bye-bye! Ang dede mo! Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you